41. Tapos ngayon, nasa 42 na tayo. Ang Genesis hanggang 50 lang. O, ilan na lang? 8 na lang. Tapos na natin yung book of Genesis. After nun, Exodus. Tapos Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And so on and so on. Hanggang matapos natin yung last book ng Old Testament, Malakay. Tapos nagdiretso naman tayo uli. Ay, yung series yung pala kay Pastor ay Matthew, di ba? Okay, medyo dalawa pala yung ano natin, ano? Kino-cover natin yung Old Testament at saka yung New Testament, kompletong-kompleto. Huwag kayong a-absent kasi napakaganda ng kwento. Tama? Sino yung nandito last week? Last week yung nandito kami. Yung kwento natin, ano yung kwento natin doon? Kwento ng pagbangon, di ba? Si Joseph, okay, yung buhay niya, pag-anong-gaano, no? Ngayon, nandun na siya sa pinakatoktok. Di ba? Okay, re-review natin yung buhay ni Joseph, no? Sila, ilang magkakapatid? Hindi ko may dagdagin dalawa eh. May 12 sila. Tama? 12 sila magkakapatid. Si Joseph ay pangalawa sa bunso. Kasi yung bunso nila si Benjamin. Okay? Na anak ni kanino anak siya? Kay Leah o kay Rachel? Kay Rachel. No? Kay Rachel siya anak. Dalawa lang silang anak ni Rachel, si Joseph at saka si Benjamin. Sila yung mga pinakabata. Okay? Medyo matanda na nung pinanganak sila. At ikinamatay nga yung panganganak kay Benjamin. Namatay yung nanay nila sa panganganak kay Benjamin. Okay? Yun yung kwento, di ba? 12 kayong magkakapatid. Kayo yung dalawang bunso. Okay? Si Joseph, utusan ng tatay niya kasi si Joseph ay honest. No? Sinasabi niya kung nagre-report siya sa tatay niya kung mabubuti o masasama yung ginagawa ng mga kapatid niya. Tama ba yun? Tama yun. Tama. Okay? Alam mo yung kapatid mo, nagbubulak-bul, hindi pumapasok sa school. Anong gagawin mo? Pag tinanong ka ng nanay mo, oh, kamusta yung kapatid mo? Ay, okay naman yung kapatid mo. Mapasok nga pala sa school yun. Eh. Ganun ba? Pagtatakpan mo ba yung mali ng kapatid mo? O sasabihin mo kasi mas maitatama yung kapatid mo. Tama? Ganun dito. Ito ngayon yung kwento natin. Okay? Yung buhay ni Joseph, okay? Nagalit sa kanya yung mga kapatid niya dahil sa mga dreams niya at saka kung paano siya kasi totoo siya eh. Okay? Mahal niya yung mga kapatid niya, inutusan siya, pumunta siya sa isang lugar kung saan titignan niya kung ano yung ginagawa ng mga kapatid niya. Ngayon yung mga kapatid niya nakita siya kasi special siya eh. Love na love siya ng tatay niya, binigyan siya ng multicolored na coat. Okay? Kaya malayo pa lang kita mo si Joseph yun ah. Kasi yung sa damit niya, no? Okay? Nakita ngayon ng kapatid niya. Ito na yung kapatid natin. Patay ito ngayon. Patayin natin ito. Okay? Pinagbantaan siyang patayin. Eventually, binenta na lang siya. Binenta siya sa mga sino yung nakabili sa kanya? Mga Ishmaelites. Yung mga Ishmaelites, binenta naman siya sa Egypt kay Potiphar. Naglingkod siya kay Potiphar. Ganda ng paglilingkod niya. No? Pinagkatiwalaan siya ng lahat ng mga business ni Potiphar. Kaso lang, liban sa kanyang asawa. Ang masama naman yung asawa niya. Nagkagusto sa kanya. Ayaw niya kasi mali yun. Ngayon, sinet up ngayon siya. Siya ay nakulong. Lang. Okay? Nung nakulong siya, mabait pa rin siya, naglilingkod siya sa Panginoon, merong dalawang yun? Nakulong din. The baker and the butler. Okay? Yung dalawang official ni Pero. Okay? Na naginip, in-interpret niya, sabi niya, ang panaginip ay hindi para sa tao lang, hindi yan nag-interpret niya, hindi tao, kundi ang Diyos lamang. Okay? And that, in-interpret niya, yung baker, mamamatay, yung cupbearer,
ay may babalik sa kanyang posisyon. Okay? Nung nabalik sa posisyon yung cupbearer, nakalimutan niya si Joseph kasi pinakauling usapan nila, pagka nandun ka na uli sa iyong posisyon, sabihin mo naman, nandito ako, nakakulong ako, hindi naman ako karapat dapat makulong. So, kayo dito ako, mainit. Okay? Ventilator, kami mga ventilator. Okay? Ano ba? Ano nangyari na? Nakakulong siya ngayon. 2 years na nag-iinip na inyong pero, dama? Ano yung napanaginip ng pero? Magkakaroon ng 7 taon na tag-ani at 7 taon na tag-gutom. Yung tag-gutom daw, kakainin lang yung tag-ani, yung maraming ani. Okay? Dito palagi, madalas, no? Pagka balik namin dito, nagtatanim, nag-harvest na sila, tapos mamaya-maya, pagbalik na uli namin, nagtatanim na naman sila. Parang dire-diretso lang yung pagtatanim. Di ba? Parang hindi tayo, parang sa tingin ko, pag nandito ka, hindi ka magugutom talaga. Kasi ang daming pananim. Nakakabili nga lang namin ng mga opo. Sarap na opo si Kermaya. Okay? Ganyan. Kakainin ng tagutom yung tag ani, 7 taon. Matagal ba yung 7 taon? Matagal ba yung 7 taon? Pag kinder ka, pag after ng 7 taon, anong grade mo na? Grade 7 ka na. Layo nun, di ba? Kinder hanggang grade 7. Parang natapos mo kagad yung elementary, meron pa pa 1 year ng high school. Matagal yun, 7 years tag-gutom. Sino nag-gutom na sa inyo? Masarap ba mag-gutom? Ilang araw pa lang nagutom? Isipin mo, ilang araw pa lang nagutom? Wala pa nga eh. Nag-skip ka lang ng meal. Di ba, minsan? Di ba? Nag-skip ka lang ng meal. Masakit na yung ulo mo. Masakit yung tiyan mo. Nanghina ka, yung mata mo. Normal, pag matanda ka na ganun eh. Napapansin ko. Pag nagugutom na ako yung mata ko, hindi na ganun ka sharp. Hindi ko na, yan, nagbabasa ako, napapaganun na ako. Kasi, yung kulang ka na ng nutrition. Okay. Now, yan ang nangyari. Okay, kinain ng tagutom. Okay. Ngayon, sabi ng hari, sino pa ang magpwedeng maging mamumuno sa atin kundi ikaw? Ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamatalino. Okay? Ngayon, si Joseph na galing sa... Saan siya galing? Saan yung baba? Galing sa... Saan siya galing? Lupa? Saan siya galing? Saan galing si Joseph? Sa kulungan! Naging halos kapantay na hari. Siya na yung second to the king. Kung hindi yung king, mas mataas pa siya. Di ba sabi ng hari, lahat pamamahalaan mo. Galing ka dun sa kulungan, sa halos sa pinakatap, ano, mataas na antas ng gobyerno. Parang naging vice president ka. Ganun nangyari sa kanya. Kulungan, vice president. Ganun nangyari. No? Ang layo ng lip niya. Dahil sa provision ng Panginoon. Okay. Ito na. Okay. It's payback time. Alam yung payback time? Maniningil na ako. Maniningil na si Joseph. Okay, ito na yung kwento. Nabasa niyo ba yung kwento? Inintindi niyo ba? Inintindi niyo ba yung kwento? Okay, isa-isay natin sa verse 1. Now when Jacob saw that there was corn in Egypt, okay, dumating na yung tag-gutom. Natapos na yung tag-ani. Yung tag-ani, ang ginawa ni Joseph,
lahat ng mga inaani, ilang percent daw, 20% ng inaani nila ay nilalagay nila sa isang imbakan. Okay? Iniimbak nila, tinatago nila. No? Nagtayo sila ng mga storehouse, mga imbakan ng pagkain. Okay? Sino nakapunta sa inyo sa grocery? Marami bang pagkain doon? Di ba nakikita natin sa shelves, maraming pagkain, pero sa likod nun, mas maraming pagkain kasi meron yung stock room ng mga pagkain. Okay? Pag nagkaroon ng kaguluhan, mas maganda may iwan ka doon sa grocery store. Kasi hindi ka doon magugutom. Di ba? Lahat nandun. Okay? Now, when Jacob saw that there was corn in Egypt, Jacob said unto his son, why do you look one upon another? Ano ba kayo? Tingin na kayo ng tingin sa isa. Isa't isa. Nagugutom na tayo. Ano ba gagawin nyo? Di pumunta tayo kung saan merong source ng pagkain. Eh saan daw? Sa Egypt. Kasi nga, inanda ng Panginoon yung Egypt para sa tagutom. Dahil sa kanyang lingkod na si Joseph. Eh, kung wala si Joseph, doon ano kayo nangyari? Wala. Suffer lahat. Maraming mamamatay. Okay? Taggutom, wala nang pagkain. No, nung part ng tag-ani, okay, madalas yung mga tao ganun eh, na nagkaroon ng pera, labas. Walang iipunin, eh. Minsan lang tayo magka-pera eh. Di ba? Palabas lahat. Okay? Kaya dapat matuto tayong magsubi, magtago, mag-keep. Kasi pagdating na, tagwala, pagdating ng tagwala, wala rin pagka, di ba? Matuto tayong mag-ipon o mag-keep ng konti para sa tag-ulan or tagwala. Okay? Yan na. Okay, titinginan siguro yung ano ginagawa nyo? Okay, tatay pa nila yung nagaling malaking may pamilyado na itong mga anak niya, no? Sila Reuben, sila Simeon, marami, sila Levi. And he said, behold, I have heard that there is corn in Egypt. Get you down thither and buy for us from thence that we may live and not die. Okay? Simple lang, no? Bumili, pumunta kayo doon, bumili tayo ng pagkain para hindi tayo mamatay. And Joseph's ten brethren went down to buy corn in Egypt. Okay? Sampung brethren niya, nasaan yung isa? Sinabi dito, but Benjamin, James, Joseph's brother, Jacob sent not with his brethren, for he said, lest peradventure mischief befall him. Okay? See, especially si Benjamin, hindi siya pinasama kasi natatakot na yung tatay niya. Baka may mangyari pang masama sa kanya. Kasi kung mamamatay si Benjamin, wala na siyang anak kay Rachel. Kasi nga, ang pagkakaalam nila, si Joseph, patay na. Kasi yun ang pinuwento sa kanya eh. Okay? And the sons of Israel came to buy corn among those that came, for the famine was in the land of Canaan. Lahat na, no? Sobrang tagutom. Okay, pinaka number one source ng tagutom, alam niya kung ano, walang ulan. Okay? Imagine niyo dito, hindi umulan ng tatlong buwan. Tapos tag-araw. Nangyayari ba 'yon? Nangyayari dito 'yon, 'di ba? Kaso lang maganda dito may patubig. Eh paano kung walang source din ng patubig? Yung mga bukal, walang lumalabas na tubig. Anong mangyayari? Pagbukas mo ng gripo, walang laman na tubig. Ano kaya mangyayari? Patay lahat. Lahat na nabubuhay, maaaring mamatay pag walang tubig. Okay? And Joseph was the governor over the land, and it was that sold to all the people of the land. Okay? Siya daw yung nagbebenta. Okay? And Joseph's brethren came and bowed down themselves before him with their faces to the earth.
Okay? Siyempre, yun yung pinaka-highest official, yun yung nagbebenta. Okay? Nag-obedient, no? Nagpa-kumbaba, no? Okay? Yung kanyang mga kapatid. And Joseph saw his brethren. Nakita ngayon ni Joseph yung mga kapatid niya. Nako! Payback time na to. Ito yung gusto pumatay sa akin. Tapos, buti na lang hindi ako pinatay. Binenta pa ako para magkaroon sila ng kaperahan. Ganun ang ginawa kay Joseph. Imagine mo, gagawin mo yun sa kapatid mo. Ah, ito yung kapatid kong makulit eh. Lagi, paborito to ng nanay ko eh. Nagigigil ako dito eh, kung nakikita ka pa eh. Okay? Ganyan ang damdamin ng mga kapatid kay Joseph. Which is tama ba yun? Na gano'n na maging damdamin mo sa kapatid mo. Yung kapatid mo, binibigyan nyo ng attention kasi bata pa yun. Ikaw, malaki ka na. Dapat hindi ikaw yung manghihingi pa ng attention. Tama? Pag malaki ka na, dapat ikaw ay nagmamature. Nakikita mo kung anong perspektibo meron sa pagtingin sa mas manakakabatang kapatid. Dapat ang mga kapatid mo, mamahalin mo, di ba? Hindi mo ibubuli. Okay? Meron ba dito ang bully ang kapatid? Pag naglalakad yung kapatid mo, ano yung isa-swipe mo? May mga ganyang kapatid, kaya huwag sana kayong ganyang kapatid. Kung ganyan kayo, sorry, baguhin ang ating ugali. Hindi dapat tayo bully sa ating mga kapatid. Ganyan ang ginawa kay Joseph ng mga kapatid niya. Eventually, matindi yung ginawa sa kanya. Gusto siyang patayin. Ganun ka-extend yung gusto nilang gawin kay Joseph. Eventually, para rin siyang pinatay kasi nga binenta siya. Yung patay ka na nun eh. Yung ibenta ka. Di ba? Hirap nun. Di mo alam kung anong mangyayari sa'yo dun. Anong gagawin sa'yo dun. Eventually, baka pwede ka rin patayin. Papahirapan ka pa. Okay? Ito na. And Joseph saw his brethren and he knew them. Kilala niya yung mga kapatid niya, but made himself strange unto them. Okay? Hindi siya nagpakilala sa kanila. And speak roughly unto them, no? Sama, syempre. Ito yung nagbenta sa akin eh. Lahat ng pinaghirap, lahat ng paghihirap na dinanas ko dahil dito sa mga taong to eh. Okay? And he said unto them, whence come ye? And they said, from the land of Canaan to buy food. Saan kayo galing? Galing kami po ng Canaan para bumili ng pagkain. And Joseph knew his brethren, but they knew him. Knew not him. Okay? Hindi siya nakilala kasi siguro iba na yung tsura ni Joseph kasi di ba? Alam mo naman, sa Egypt, di ba? Hindi nyo ba alam kung saan galing yung mga make-up? Lahat yung galing sa Egypt yun, from Egypt yung mga make-up. Yung mga pagpapaganda ng mga babae, pagpapapute, mga decolores, yung pinukulayin yung mukha, ginagawa kay Barbie doll. Okay? Nasaan na tayo? And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them and said unto them, ye are spies. Okay? Naalala ni Joseph, no? Yung panaginip niya, meron daw sheaves, no? Meron siyang sheaves, gumitna sa kanila, tapos nag-obedience yung mga sheaves, no? Nagbow yung mga sheaves nila, tapos yung araw, yung mga stars, nagbow sa kanya. Okay? Yan yung dream niya eh. Magiging ruler siya. Mas tataasan niya yung mga kapatid niya. Yun yung mga kinikwento niya. Kasi yun yung nireveal sa kanya ng Panginoon. Ng panahon na yun. At yun ay totoo. Kasi yun ay nangyari na. Ito na yung pagkakataon na yun. Okay? And they said unto him, nay, my lord, but to buy food are thy servant come. Okay, hindi kami mga spies. Kami po yung bibili lang ng pagkain. Okay? Yun naman talaga ang pinaka-intention nila, di ba? Hindi naman sila spies.
Okay, ano yung mga spies? Si James 007, yung mga spy. Di ba? Inyong gusto i-conquer kayo, magbabalat kayo sila para ma-conquer nila yung isang lugar. And he said unto them, nay, but to see the nakedness of the land, ye are come. De, para makita nyo yung itong lugar namin at malaman nyo yung kahinaan namin at ma-conquer nyo kami kasi kayo ay mga spies. Okay? And they said, thy servant are 12 brethren, the son of one man in the land of Canaan, and behold, the youngest is this day with our father, and one is not. Okay, naging totoo na yung mga kapatid niya kasi nga, sinungaling yung mga kapatid niya eh. Anong ginawa sa kanya? Binenta siya, tapos sinabi sa tatay niya, patay na siya. Okay, gano'ng kalak? Maliit kasi kasinungalingan ba yun? Gano'ng kaano tindi yung pagsisinungaling na yun? Sabihin mo sa magulang mo, yung kapatid mo, binenta mo, pero sasabihin mo, patay na. Ang tindi nun. Gagawin niyo ba yun? Kung nasa tamang pag-iisip ka, hindi mo gagawin yun. No? Dahil lang sa inggit. No? Yan yung naging ano nila eh. Ito ngayon, bumaliktad na. Okay? And Joseph said unto them, that is it that I spake unto you, saying, ye are spies. No? Binigit niya, spies kayo. Okay? Hereby ye shall be proved. Okay? Ganito ko kayo ipoprove para kung totoo yung sinasabi nyo. By the life of Pharaoh, ye shall not go forth hence, except your youngest brother came hither. Sampu sila, sabi nila, yung isa nasa kasama ng tatay nila, yung isa wala na, patay na. Sino yung patay na? Yung kausap nila. Yun yung sinasabi nilang patay na, yung kausap nila ngayon. Okay? Send one of you and let him fetch your brother, and ye shall be kept in prison, that your words may be proved, whether there be any truth in you, or else by the life of Pharaoh, surely ye are spies. Okay, maiwan kayo lahat, naliban sa isa, umuwi. Tapos kuwanin yung kapatid yung nakakabata yung kapatid. Yun yung condition, ang hirap nun, ano? Uuwi isa. Sampu sila, uuwi lang isa yung siya, makukulong. Okay? Si Joseph, nasa kanya yung capability lahat na gumante. Bakit? Dali niya lang papapatay yung mga kapatid niya. Okay? He is the ruler of the land. Isang pitik lang ni Joseph na ganun, patay lahat ng kapatid niya. Okay? Pero hindi ginawa ni Joseph. Okay? Binigyan niya siya ng pagkakataon at tinignan nila, tines niya eh. Sila eh. Okay? If ye be true men, let one of your brethren be bound in the house of your prison. Go ye, carry corn for the famine of your houses. No? Tama ba ako? Nandun na ba ako? And put them all together into ward 3 days. Yeah, sorry. And he put them all together into ward 3 days. Ang unang sinabi niya, lahat kayo makukulong, pauwi niyo isa, kuhanin yung kapatid para ma-prove niyo na yung sinasabi niyo ay totoo. Pero after 3 days, nakakulong sila, iniba ni Joseph. But, ang maganda dyan, Joseph said unto them, the third day, this do and leave, for I fear God. Yan yung ating title ngayon, I fear God. Sabi niya dyan, iniba niya yung condition. Joseph said unto them, the third day, this do and leave. Ito ang gagawin niyo para kayo mabuhay. For I fear God. Takot ako sa aking Diyos. Takot ako sa Diyos. Okay?
If ye be true men, let one of your brethren be bound in the house of your prison. Go ye carry corn for the famine of your houses. Isa na lang yung makukulong, yung siya, babalik, magdadala kayo ng pagkain para yung pamilya niyo hindi magutom. Sino ba yung pamilya niya? Yung pamilya ni Joseph. Okay? Kita niyo yung provision? But bring your youngest brother unto me, so shall your words be verified, and ye shall not die. And they did so. Okay? And they said one to another, we are very guilty concerning our brother. Okay, bumalik na sila dun. Ba't ba nangyayari sa atin to? In that we saw the anguish of his soul when he besought us, and we would not hear. Therefore, is this distress come upon us? Ba't nangyayari sa atin to? Bibili lang naman tayo ng pagkain. May pera tayo, bibili tayo ng pagkain. Bakit nangyayari sa atin to? Ba't tayo pinagkakamalang spy? Yan, binalikan nila yung kasalanan nila dati. Sabi dyan, we are very guilty concerning our brothers. Sino yun? Yung kausap nila, si Joseph. In that we saw the anguish of his soul, nakikiusap si Joseph, huwag niyo akong patayin, huwag niyo akong ibenta. Okay? When he besought us and we could not here, hindi natin siya pinakinggan, hindi man lang tayo naawa sa kanya. Therefore, is this distress come upon us? Dahil ang mga problema ng ito ay nangyayari sa atin. Okay? And Reuben answered them, saying, I speak I not unto you? Sinabi ko na sa inyo eh. Do not sin against the child. And ye would not hear. Therefore, behold also, his blood is required. Gumaganti na yung dugo ng kapatid natin, gusto nating patayin at binenta natin. Kasi kung di na rin nila alam kung nasa na yung kapatid nila, di ba? Di rin nila alam kung patay pa yung buhay pa yung patay na. Eto na, bumabalik na sa kanila yun. Okay? And they knew not that Joseph understood them, na intindihan ni Joseph yung sinasabi nila, for he spake unto them by an interpreter. Okay? And ganun kayaman yung Egypt, no? May maraming mga nations pumupunta doon. Meron silang mga interpreter. Nakita na ba kayo ng interpreter? No? Mahal yun. Mahal yung mga interpreter, di ba? And he turned himself about from them and wept. Naiyak na si Joseph. Kasi yung pinag-uusapan nila, hindi magtao, ako yun. Ako yung gusto nilang patayin, ako yung hindi nila pinatay, pero binenta nila. Okay? Parang ginaganti siya ng Panginoon eh. No? Hindi siya yung gumante, oh, patay. Mga kapatid ko, patayin yan. Hindi niya ginawang ganun eh. Okay? Sabi nga kasi, ano tayo sabi niya? I fear God. Takot siya sa Diyos. Okay, lahat na nang gagawin natin, pag yan ay ikasasama ng iba, isipin mo, natakot ka sa Panginoon. Okay? Isa na tayo. Yan. And he turned himself about from there and wept and turned to them again and communed with them and took from them Simeon and bound him before their eyes. Inuuli si Simeon. Simeon yung nakakulong eh. Hindi natin alam baka si Simeon yung pasimuno kung bakit siya nakakulong. Kasi si Judas siya yung nagbigay ng idea na huwag na natin patayin yan. Ibenta na lang natin. Ikaw si Simeon yung pasimuno na gusto patayin natin. Kaya yun lang nakikita ko dito, tadami nila ba si Simeon yung nakulong. Okay? And Joseph commanded to fill their sacks with corn and to restore every man's money into his sack and to give them provision for the way. And thus did he unto them. Imagine nyo, ha? Ang ginawa ni Joseph, binigyan sila ng corn, marami yun, hindi yung konti.
yung bayad nila, inilagay pa dun sa kanilang sack. Tapos, yung pagkain nila, pag-travel nila, binigay pa sa kanila. Ganun yung provision na binigay ni Joseph. Abakala na yan. Pag bumalik na kayo dun, kukuha pa kayo ng corn. Pero alam niya ni Joseph, takot siya sa Diyos, yung dapat niyang gawin ay ginawa niya ng tama. Okay? Hindi niya pinairan yung galit niya. Kung ako, ito, lagi ako na itong inaasar eh. Na lang araw na hindi ako inaasar na ito eh. Pagka, gagal ka talaga ako eh. Hindi ganun si Joseph. Okay? Super bully ito eh. May araw ka rin sa akin. Okay? Nandun na tayo. And they landed their asses with the corn and departed thence. Okay, malis na sila. No? Ilan na lang yung bumalik? Ilan na lang yung bumalik? Siyam. Sampu yung kanina. Siyam na iwan si Simeon. And as one of them opened his sack to give his ass provender in the inn, he spied his money, for behold, it was in his sack's mouth. Pagbukas niya, papakainin niya yung kanyang ass, kanyang asno, yung maliit na kabayo, papakainin niya. Pagkabukas niya, nandun yung bayad nila. Hello? Anong isipin mo pag kayo ganun? Ano ba itong hinakaw ko ba itong daladala kong corn? Di ba, naisip mo? Diba, naisip, nangyari na ba sa inyo yan? Kala mo nakapagbayad ka na, hindi pa pala. Pagbuktingin mo sa bulsa mo, nandito yung 20 pesos na mamasari ko. Hindi ka pala nakapagbayad. Parang ang tingin mo, guilty ka. Di ba? Nangyari na sa inyo yun? Okay? Diba, anong sa nangyari sa atin yun? Sa jeep, di ba? Yung nakaprepare mong pambayad, nakalimutan mo kasi nakatulog ka. Diba? Tapos pagbabangon, sorry, hindi ko nabayad yung ano, di ba? Parang guilty ka na, di ba? Ganun nangyari sa kanila. Yung mga bayad nila, binalik dun sa kanila sa ako. Okay? And he said unto his brethren, my money is restored, and lo, it is even in my sack. And their hearts failed them, and they were afraid, saying one to another, what is this that God hath done unto us? Ano na to? Puro na lang. Hindi na nila ano yun eh. Kasi binalik nga yung bayad nila eh. No? Parang double black eye yung nangyayari sa kanila. Ngayon nakakahiya na yung pagbalik mo doon, di ba? Ay, hindi po namin nabayad yung ano. Yung pangbayad. Double black eye na sila. And they came unto Jacob, their father. Ito na matindi. Ikukwento na nila yung totoo sa kanilang tatay. Pwede ba silang magsinungaling? Pwede ba silang magsinungaling? Pwede. Ginawa nga nila kay Joseph eh. Pero dito, hindi na sila nagsinungaling. Kasi nga, puro dagok na yung nangyari sa kanila. Magsisinungaling ka pa. Okay? And they came unto Jacob, their father, unto the land of Canaan, and told him all that befell unto them, saying, the man who is the Lord of the land spake roughly unto us, and took us for spies of the country. Tinakinikwento na nila yung totoong nangyari sa kanila. Okay? We be 12 brethren, sons of one of our father. One is not, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan. Inuulit lang uli, no? Yung kami ay 12 magkakapatid. Yung kapatid namin isa, wala na, namatay na. Kasi nga, lokohan nila, yung isang kapatid namin nasa kasama ng tatay ko. And bring your youngest brother unto me, then shall I know that ye are no spies, but that ye are true men. Okay, mga totoong tao kayo. Hindi kayo mga sinungaling. Hindi kayo mga spies. So will I deliver you, your brother, and ye shall traffic in the land. Okay, pag totoo yan, pwede na kayo ditong, okay? Pwede na kayo ditong traffic eh. Ibig sabihin, pwede na kayo ditong
laboy-laboy. Di ba? And it came to pass, as they emptied their sack, that behold, every man's bundle of money was in his sack, and when both they and their father saw the bundles of money, they were afraid. Okay, bakit? Kasi parang guilty ka doon, parang kala mo ninakawan mo yung nagbenta sa'yo. Kasi nga yung bayad, nasa'yo pa rin. And Jacob, their father, said unto them, Me have ye bereaved of my children. Joseph is not, and Simeon is not, and ye will take Benjamin away. All these things are against me. Okay, mahirap po mamatay ng anak. Okay, sa biyaya ng Panginoon, ayoko pong mangyari sa akin yan. Pero kung marapatin ng Panginoon, sana bigyan niya ako ng kalakasan kung mangyari man. Pero mahirap pong mamatay ng anak. Ang normal, mamatayan ang magulang. Tama? Ipapalibing ng anak ang kanyang magulang, hindi ang magulang magpapalibing sa anak. Okay? Yan po ang mga senaryo na nararamdaman ni Jacob. Okay? Una, si Joseph nawala, kala nila patay na. Ngayon si Simeon, para rin namatay kasi nakakulong sa Egypt. Ngayon, dahadalin pa nila si Benjamin na parang ganun din ang pwedeng mangyari. Okay? And Reuben spake unto his father, saying, Slay my two sons. Tama ba yun? Patayin daw yung kanyang anak if I bring him not to thee. Okay? Kung hindi ko may ipapalik si Benjamin, patayin mo yung tatay ko, yung dalawa kong anak. Apo mo yun. Daddy, magagawa kaya yung papatayin niya yung dalawang apo niya. Parang hindi, okay na mamatay niya anak ko, huwag yung mga apo ko. Okay? Okay, mas malalaki na yun. But in that case, ganyan. No? Yun ano pa niya, mali. Mali yung kanyang reason out. Mali yung kanyang, okay, lo, prinsipyo. Deliver him unto my hand, and I will bring him to thee again. Ang sabi ni Jacob, and he said, My son shall not go down with you, for his brother is dead, and he is left alone. If mischief befall him by the way in the which ye go, then shall he bring down my gray hair with sorrow to the grave. Okay, patayin siya. Ay, ito na. Yung pinakamatanda niyang anak. Okay? Si Reuben. Okay? Normally, ang pinakamatanda, yan ang dapat na decision, tama? Maganda na decision si Reuben. Kaso lang nga, yung approval ng tatay niya, wala sa kanya. Walang tiwala sa kanya yung tatay niya. Okay? Gusto niyo bang ganon, mga bata? Walang tiwala yung tatay niyo sa inyo? Ay, ayoko yan. Ayokong turuan niya mag-drive. Madidisgrasya lang yan. Gusto niyo ba ganun, mga bata? Walang tiwala sa inyo yung magulang niyo? Huwag niyong sisirain yung tiwala ng magulang niyo kasi nasisira yun. Tama? Pag nagpapaalam kayo kung saan kayo pupunta, dapat totoo yun. Pag kasinira niyo yun, nako, mawawala yung tiwala sa inyo ng mga magulang. Tulad ng tiwala ni Jacob kay Reuben. Wala siyang tiwala kay Reuben. Kasi nga siya yung panganay, dapat siya yung pinaka may masasabi. Tama? Patulad nun, papatayin si Joseph. Dapat, uy, ba't niyo papatayin si Joseph? Ano ba kayo? Mamamamatay tao ba kayo? Okay. Kaso hindi siya tumayo na ganun eh. Hindi siya ganun ka mag-brig. Ano yung brig sa Tagalog? Katapang. Wala siyang ganun tapang. Okay? Ngayon, hindi siya pinagkatiwala. Napakasakit ko kay Ruben. Hindi ka pinagkatiwala ng tatay mo. No? Yung prinsipyo mo mali eh. Mapapatay mo yung anak mo.
Pwede mo naman sabihin, sige tayo, subukan natin. Isasama natin na po. Kung hindi man, wala talaga, mamamatay tayo eh. Pwede naman niyang sabihin niya, pero bakit isasangkalan mo pa yung mga anak mo? Dalawa pa, hindi lang isa. Ano nakita natin dito? Okay? Sabi dyan, yung mga tao na may takot sa Diyos. Okay? Handa tayong magpatawad. Okay? Hindi natin ilalagay sa kamay natin yung kapangyarihan para mag-afflict ng danger sa iba or manakit ng iba. Hindi natin gagawin yun. Okay? Usahin natin sa Proverbs. Sa Proverbs 27, yan ang sinasabi. Okay? Kukuhanin na po natin yun. Okay, dalawa po ang dalawang sides po. Okay? Ang pagkakasala sa isang kapatid at pagpapatawad sa isang kapatid. Okay? Dalawa yan. Either be ikaw yung instantiator, ikaw yung bully, or ikaw yung nabully. Dalawa po yan. Okay? Ano dapat ang maging kalooban mo? Sabi dyan sa Proverbs. Okay, sa Proverbs. Nasaan ang Proverbs? Proverbs Ecclesiastes. Okay. Sa Proverbs 27, sabi po dyan, 27:5. Okay, open rebuke is better than secret love. Okay, totoo po yan. Okay, nakita mo yung kapatid mo, may ginagawang mali, anong gagawin mo? Ipagwawalang bahala mo. Tama ba yun? Yung kapatid mo hindi na pumapasok sa school, bulakbol na lang ng bulakbol. Yung kapatid mo, okay, nagnanakaw. Yung kapatid mo, ano mga pwede mga gawin ng kapatid mo? Nagmumura, naikipag-away. Ano ba pwede kapatid, gawin ng kapatid mo? Hindi sumusunod sa utos ng magulang nyo. Okay? Matulog ka ng maaga. Nagsiselfon ko kagabi na. Okay? Open rebuke is better than secret love. Painful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Okay? Pagka nagkaroon ka ng kaibigan, puro magagandang salita ang binibigay sa'yo. Magtanong ka, kaibigan ko ba ito? Uy, ang ganda mo ngayon. Ang cute mo ngayon. Laging ganun ang usapan, no? Ang bait-bait mo. Pag ganyan palaging usapan, lagi kang kinukompliment. Nako, magtanong ka, kaibigan mo ba talaga yun? Kahit na yung muta mo, lumalabas na dito, hindi ka man lang sasabihan, ay may muta ka. Ay may dumi ka sa mukha. E lalo na pag yung ugali mo ay hindi na planchado, iba na. Kaya hindi ka sasabihan, ah, biyaan mo siya. Yan ang gusto niya. Ganyan siya, yan lang siya. Yan na siya. Tama ba yun? Alam mo na mali yung ugali ng kaibigan mo, kapatid mo, especially kapatid mo. Okay? Kung mahal mo yung kapatid mo, sasabihin mo yung kanyang flaws para yung flaws niya ay mabago niya. Okay? Sabi dyan, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of the enemy are deceitful. Okay? Lagi ka na lang kinokompliment. Eh, ang ganda mo, ang cute mo. Ang ganda ng forma mo ngayon. Ako magtanong na. Ingit sa yun. Sabi dito sa Matthew 8:18. Natin, Matthew 18. Ito medyo mahaba at maganda to. Verse 15. Ito, if moreover, if any brother shall trespass against thee,
Go and tell him his fault between thee and him alone. Okay? Pagka na-offend ka ng isang kapatid, no? Kay kapatid mo, na-offend ka, may ginawa sa iyong masama, anong dapat mong gawin? Go and tell him. Mahirap gawin yun. Kunyari, si Dea, sinabihan ako, Kuya James, nakaanto ka naman, boring na naman magaling preach. Okay? Mahirap gawin ni Dea yun. Di ba, Dea? Hindi ko kagad gagawin yun, pero kung mahal niya ako, totoo yun, tatanggapin ko yun. At pwede kong baguhin kung paano ako magsalita. Tama? Kung ikaw, lagi ka nalang nagmumura. Pwede mo masabi sa kaibigan mo yun, sa kapatid mo yun, hindi mo ba alam masama yun? Okay, mahirap gawin yun, pero yun yung nararapat. Kung ikaw, kopya ka ng kopya, hindi, mamaya mahuli ka ni ma'am. Patay ka. Kopya ng kopya. Nakarelate kayo. Okay? Minsan, di ba? O sige, kopya ka pa. Ganun ka pa, ano? Accomplish ka pa pala. Imbis na ikaw yung magsasabi ng tama. Okay? But if ye will not hear thee, sabi dad, then take with thee one or two more. And in the mouth of two or three witness, every word may be established. Okay? Pag hindi sa'yo naikinig yung kapatid mo, magdala ka, dalawa, tatlo, na witness. Okay? And if ye shall neglect to hear them, tell it unto the church. Sabihin mo na sa church, ganito yung ginawa sa akin ito. Okay? But if ye neglect to hear the church, let him be unto thee an hidden man and a publican. Wala ka nang pakialam sa kanya. Okay, kita nyo? Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Yan ang prinsipyo ng magkakapatid sa loob ng church. Okay, pag na-offend ka, matindi, normal. Hindi ka lang nasamahan, offensive. Hindi naman ganon, di ba? Hindi mababaw. Okay? Hindi ka lang nasamahan, tampong purot ka na. Okay? Sama na ng loob mo. Nasabihin mo na sa church, hindi ako sinasamahan yan. Ganon ba? Mag-usap mo na kayo. Malay mo, may gagawin siyang mas mahalaga. Okay? Intindihin mo rin, no? Pero yung matitindi sa church, mayroon mga utang, malalaking utang. Yan. Medyo malalaking problema yan. Okay? Mga fornication, yun matitinding problema yan. No? Naikipamato ka sa hindi mo asawa, hindi mo pa asawa, yan ay fornication. Tama? Yung ginagawa ng mag-asawa, na hindi pa kayo mag-asawa, ginagawa niyo na yan ay fornication. Okay, tandaan nyo, diyan yung mali. Okay, pag nanakaw. Okay, pagsisinungaling, matitinding pagsisinungaling. Okay, baba fire sa iyo, babalik yun sa iyo. You know, what you saw is what you read. Ganyan din ang sinabi sa Luke, tingnan natin sa Luke. Luke 17:3. Matthew, Mark, Luke 17, verse 3. Take heed to yourself, if thy brother trespass against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him. Ganun lang kasimple, no? Matuto tayong magpatawad. Okay? Matuto tayong magpatawad. And if he trespass against thee 7 times in a day, 7 araw ka daw ginawa ng mali, and 7 times in a day, turn again to thee, humingi ng tawad sa'yo, okay, saying, I repent, thou shalt forgive him. Hindi, no? 7 beses kang ginawa ng mali, una, tinalisod ka. Sunod, nilagyan ng dumi yung upuan mo. Pangalawa, ginupit yung buhok mo. Ang dami, man. Kung pwede natin, 3 na yun, di ba? 4, ano pa pwedeng gawin sa'yo?
pinagsinungalingan ka, pinagtawanan ka, nilagyan ka ng papel dito sa likod na may sulat na masama. O lima na yun. Ano pa? Anim. Yung pagkain mo, nilagyan ng dumi. Anim. Pito. Ano pa pwedeng gawin sa'yo? Ano pa pwedeng gawin sa'yo? Pag uwi nyo, iniwanan ka. Pito na yun. O lahat yan, pag umiisay na yun ang tawa, say, sorry na, hindi mo na gagawin. Patawarin mo, hindi mo papatawarin. Sabi ng Bible, papatawarin mo. 7 times. Sabi ng mga ng Panginoon, 7 times 7. Ang dami nun. Okay? Hirap, naging Kristiyana. Pero yun ang gusto ng Bible, yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? Sa Galatians 6 natin na last 2 verses. Galatians 6. Ang ganda itong Galatians 6. 1. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such as one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Okay? Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Okay? May mga tayo, sa church ba, wala tayong problema ba dito? Marami tayong problema, di ba? And, binubuhat natin isa't isa, sa isa't isa yung mga problema na yun. Okay? Kaya pag sinasabihan kayo ni Pastor, ano pa padalangin natin ngayon? Walang sa inyo nagsasalita. Parang ayaw nyo, gusto nyo lang angkinin yung problema nyo. Okay? Which is napakahirap, di ba? Maganda i-open up mo, no? Gusto ko po magkaroon ng trabaho. Maayos na trabaho. Yung Linggo, walang pasok. At saka yung pwedeng Thursday, makakatin pa rin ako. Pag Sabado, salamat sa Panginoon. Sana makasama pa rin ako. Yan ang panalangin. Okay? Gusto ko po ng magandang maayos na grades. Hindi po puro lahat palakol. Para po ako magsisibak ng kahoy. Ganda ng mga grades mo ah. Pansibak ng kahoy ah. Palakol. Okay. Gusto ko po magkaroon ng maayos na pamilya. Gusto ko po magkaroon ng maayos na mapapangasawa, magiging boyfriend. Pwede pong ipanalangin niya. Okay? So start niyo pa lang. Maganda ipanalangin niya. Gusto ko po magkaroon ng maayos na trabaho in the future. Okay? Hinahanda tayo ng salita ng Panginoon sa mga bagay na yan. Okay? But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. In another. Okay? Huwag tayo maging mayapa. Kasi mga hindi nagpapatawad, minsan mataas yung tingin mo sa iyong sarili. At hindi ka na pwedeng magpatawad. Si Joseph nga eh, second to the highest, pinatawad niya yung gustong pumatay sa kanya, eventually binenta siya. Hirap, no? Okay? Kung ako lang yun, ako, lintik lang, walang gante. Pero, pinapakalalahanan tayo ng Panginoon na hindi sa atin ang paggante. Okay? Last verse, Ephesians 5:11. Meron pa ba akong lang? Sa Ephesians 5:11, tayo matatapos. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Okay? Yan mga gawa ng kaaway na mali. Okay, huwag tayong mapapahulog doon. Sabi, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ni Joseph, ganun ang ginawa niya. Hindi niya ginantihan ang mali, ang mali. Okay? Ang ginanti niya sa mali, tama. Okay? Dapat ganun tayo. Okay? Ang unang-una, ang unang nagpatawad sa atin ay ang Panginoon Jesus. Okay? Hindi tayo karapat-dapat, pero pinatawad niya tayo. Doon sa krus ng Kalbaryo, nung namatay siya doon sa krus. No? Ang kabayaran ng kasalanan natin, kamatayan sa impyerno. Pero, ang maganda nun,
minahal niya tayo. God commended His love towards us. While we are yet sinners, Christ died for us. Siya yung namatay para sa atin. And then 3 days and 3 nights, He is in the heart of the earth. Siya yung napunta sa impyerno. Pero ang maganda nung hindi siya kinaya ng impyerno. And death cannot hold Him, and He conquered it, and He rose up from the grave. Siya yung nabuhay muli sa mga patay. Binayaran niya yung kabayaran ng kasalanan. Nakabayaran ng kasalanan na ikaw matayan sa impyerno. Salamat sa Panginoon, niligtas niya tayo. At ngayon, bilang mga anak niya, may kakayahan tayong magbigay ng patawad. Kung tayo naman ang na-offend, anong sasabihin doon? Sabihin mo sa nag-offend sa'yo. Mahirap gawin, pero yun ang nararapat. Okay? Salamat sa Panginoon sa buhay ni Joseph. Ang maganda pa nito, meron pa verse 43. Eh, ganda nun. Tapos yung verse 44, maganda rin yun. Kaduktong to nito. Okay? Titignan natin kung ano pa yung mangyayari kasi hindi pa niya nakikita si Benjamin. Diba? At hindi pa niya nakikita yung tatay niya na matagal niya nang hindi nakita. Okay? 30 years old siya. 17 years old siya nung napawalay siya sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Okay? 30 years. Plapo. Tapos meron pa 7 years na tag-ani at 7 years na tag-gutom. Ilang taon na yun? Okay? 13 years plus 14 years. 37 years. Tama ba? Ilan ba? Tama ba ang compute ko? 13 plus 14. Ilan? 27 years na hindi niya nakita yung kapatid niyang bunso at yung tatay niya. Okay? Yung magandang kwento yun. Yun yung mga susunod nating aabangan. Verse 43. 44, 45, hanggang sila ay kuwanin. No? Hanggang verse 49. Okay, ganda na. Tapos yung mamamatay na yung kanyang ama and so on, pati si Joseph. At sila ay mapupunta na sa Egypt. Okay, yun yung kwento na. Ganda. Susundan natin yun. Sirin, atin dito next week. Salamat sa Panginoon kasi iba naman yun, Matthew yun. So susunod na week, papagpatuloy natin yung verse 42. Okay, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli. Panginoon, sa pagpapaalala na matuto kami, Panginoon, magpatawad, ganun din pa natin. If someone offend us, especially a brethren, Panginoon, na patutuloy, turuan nyo kami, Panginoon, sabihin, magkaroon ng courage na sabihin na kami na offend. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagligtas mo sa amin. Kayo ang unang nagpatawad sa amin. Salamat, Panginoon. Hindi namin kayang iligtas ang aming mga kaluluwa sa impyerno, pero pinatawad mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Binigyan mo kami, Panginoon, ng kapahingahan. Salamat. Binigyan mo kami, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Salamat po muli sa pagpapaalala nito. Dalamin po namin, Panginoon, ingatan niyo kami sa aming paghiwalay. Ganda yung Panginoon, salamat sa human food snacks na aming pagkasasalusalupan. Patuloy kayo, Panginoon, ng manguna sa gawain dito sa halaala. Ingatan, Panginoon, ang mga kabataan dito ng mga manguna. Salamat, Panginoon, sa kanilang pagtitiwala sa patuloy namin pag-aralan, Panginoon, makita, Panginoon, ang kabutihan sa inyong mga salita. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.